Pinakamahal na kape na gawa sa dumi ng hayop? Paano kaya ito naiiba sa pangkaraniwang kape at paano ang proseso na kanilang ginagawa upang maging kape ang dumi ng hayop na ito? Sabay-sabay nating aalamin ang mahalagang istorya sa bawat butil ng mga kape nito. Lahat ng yan, dito lang sa iWant TV. Isa ka ba sa mga taong mahilig uminom ng kape? Masarap ito lalo na kapag malamig ang panahon. Maraming iba't ibang uri ng kape ang pwede natin pagpilian depende sa ating panlasa. Ngunit higupin mo ba ang kape na ito kapag nalaman mo na gawa pala ito sa dumi ng hayop? Ito ang tinatawag na kopi luwak ng Indonesia. Kopi na ibig sabihin ay coffee at luwak naman ay isang hayop na Asian palm civet. At sa Pilipinas ay tinatawag itong musang. Ang musang ay isang maliit na uri ng mamal, sumusukat ito ng 53 cm o 21 inches at may bigat na 2 to 5 kg. Sa unang tingin ay may pagkakahawig ito sa pusa, ngunit maiksi ang mga paa nito at may kahabaan ng buntot kumpara sa pusa. Ang kape na ito ay unang nadiskubre noon pang 1800s ng mga coffee farmers sa panahon ng Dutch colonial rule, kung saan ay pinagbawalan sila na kumuha o mamitas ng kahit anong prutas at kabilang nangarian ang coffee cherries na ginagawang kape. At dahil sa patakarang ito ay napilitan silang bumili ng mga prutas na kanilang kakailanganin. Hindi nagtagal ay napansin ng mga coffee farmers na idinudumi ng mga Asian palm civet ang buto ng coffee beans na kanilang kinain. Simula noon ay kinukolekta na nila ito at naisipan na gawing kape. Nililinis nila ito, ibinibilad at dumadaan sa iba't ibang proseso. Sa paglipas ng panahon ay nagtaka ang may-ari ng plantasyon kung saan ang galing ang kape na iniinom nila. Ipinaliwanag ito ng mga coffee farmers at sinabi na kinolekta nila ito mula sa dumi ng hayop. At dahil sa pagkakaroon ng unique at aromatic na lasa nito ay nagkaroon ng interes ang mga plantation owners. Nagsimula na rin silang mangolekta at ibinebenta ito sa mataas na halaga. At dahil sa kakaunti lamang ang gumagawa nito ay magmula noon ay patuloy na tumaas ang presyo ng civet coffee at unti-unti nang nakilala sa iba't ibang panig ng mundo. Umaabot nga ang presyo nito sa $500 kada kilo o 25,000 pesos. Alam mo ba na si Japan ay mayroong spa at resort at sa halip na tubig ay kape ang kanilang ginagamit sa paliligo? Ito ang Unisan Spa and Resort. Isa nga sa pinupuntahan dito ay ang coffee bath at pinaniniwala ang nakaka-reduce ito ng fatigue at nakakaganda ng kutis ng balat. Samantala, ayon sa Harvard Health Publishing, ang pag-inom ng kape ay nagre-resulta ng pagkakaroon ng mahabang buhay. Pinapababa rin ito ang panganib sa mga cardiovascular disease, type 2 diabetes at Parkinson's disease. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ang Indonesia pa din ang nangungunang supplier ng mga civet coffee sa buong mundo. At alam niyo ba na mayroon ding civet coffee na matatagpuan dito sa Pilipinas? Mayroon ito sa Davao at Iligan City. Ngunit paano nga ba naaapektuhan ng digestion process ang butil ng mga coffee beans at paano nai-improve ang lasa nito? Kaya daw naiiba ang lasa ng kape na ito ay dahil sa proseso na nagaganap sa loob ng katawan ng mga musang. Mayroon kasing natural enzyme sa bituka ang mga hayop na ito at dahil dito ay nagiging less acidic at hindi masyadong mapait ang mga butil ng coffee beans. At dahil nga mataas ang presyo ng ganitong kape ay sinamantala na din ito ng karamihan at gumagawa sila nito ng peke. At ang nakakabahala pa nga rito ay nangunguha sila ng mga Asian palm civet mula sa kagubatan at kinukulong nila ito at pinapakain ng mga coffee cherries buong araw. Kaya't hindi dapat tangkilikin ang mga peke nito at isa pa ay ito ay malinaw na paglabag sa karapatan ng mga hayop. Ikaw, nakatikim ka na ba ng civet coffee? I-share mo naman yan sa ating comment section kung ano ang lasa nito. At para sa inyong reaksyon, i-share lamang yan sa ating comment section at kung kayo may story suggestion ay huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa iWant TV.